Isang pagkakamali ang kasal ninyo. Iniwanan na ako ni Marichoy. Kaya alam kong magiging masaya ka na. Nagugulhan ako, Father. Swerte ka dahil may solusyon na para sa mga problema mo, Ana. Ano po yun? Kapatawaran. Pero Father, kailangan niyo pong... Yun lang ang solusyon. Kailangan mo maipagayaw sa asawa mo, Maria de Jesus. Kailangan mo bumalik sa kanya. Gusto kong makinig ka sa akin. Gusto ko kasing ipaalam sa'yo na masamang tao ang papa mo at muntik niyo na ako mapatay. Alam kong may problema silang dalawa ngayon ni Dr. San Roman. Hindi, wala namang problema. Alam mo, sa totoo lang, iniwan ni Marichoy ang lalaking yon dahil nalaman niyang hindi siya karapat-dapat sa kanya. Napakasama talaga at walang siya ang lalaking yon. Hinabol niya ang isang inosenteng babae. Bakit niya ginawa yun sa tao hindi niya kilala? Anong sinasabi mo? Lahat ng narinig mo, yun ang ginawa ni San Roman. Ilang taon nang lumipas kay Marichoy. Ni Marichoy. Pero pilit pa rin akong ginagalit ng babaeng yan. Gusto ko naman sanang manahimik na lang. Pero nasabi ko na yon, kaya wala na akong magagawa. At isa pa, yun naman ang buong katotohanan. Hindi ko naman siguro kasalanan kung may mga tao dyan na nahihiya at tinatamaan. Ay, nasa naman kasi yung asog yun? Eh, siya nga pala, yung mga gamit ni Marichoy. Eh, bahala ka na sa mga yun. Pwede mo lang itapon. Dahil ang sabi ni Marichoy, si Buddy ang tanging mahalaga sa kanya sa bahay na ito. Wala na siyang pakialam sa iba. Abay, nasa na ba kasi yung aso? Aling Candelaria. Ano yun? Pakisabi kay Marichoy na gaya ng ipinangako ko, gagawin kong anumang hilingin niya sa akin. Pakisabi na kung gusto niya ng kalayaan, magsabi lang siya kagad sa akin. At lalakarin ko kagad ang divorce. Mabuti naman, nakakain ka na ngayon. Hiniling mo kasi sa akin eh. Kaya lang, hindi naman talaga ako nagugutom eh. Kailangan mo kumain. Hindi nga ako gutom. May surpresa ako! Nandito na si Buddy. Aba, Buddy! Kumusta, Buddy? Salamat naman at nakabalik ka rin sa akin. Alam na sa akin! Pahawag ka na, Buddy. Ito na, Marichoy. Naku! At hindi nga ako sa gwapo kong kaibigan. Kumusta ka na? Sinaktan ka ba nila? Mukha wala namang sugat. Naku, wala siyang sugat. Natatakot ako na baka sinaktan ka nila dahil wala naman ako doon. Diba, Buddy? Aling Kande, sino nag-abot sa kanya? Si Malvina! Pero nako ha, sa lahat naman ng makakausap, yung isang Ali pa. Bakit? Sinong Ali? Ay, si Onyena! Ay, oo, yun na nga, siya na nga. Ay, sinabi ko ng totoo. At alam mo, ang nangyari. Ano? Dumating naman ang asawa mo. At gusto mo bang marinig ang sinabi niya? Ang sabi niya, kailangan mo lang daw magsabi. At sisimula na raw niyang lakarin ang diborsyo niyo. O, ano sa palagay mo? Ha? Iwalay na sila. Seryoso ako. Maniwala ka. Talagang nasaktan si Juan Miguel. Eh, niwan na siya ng basura? Hindi ko pa rin alam yan. Ngayon ang aalamin ko. Bakit? Wala ba siyang sinasabi? Hindi siya nagkukwento.
Malungkot ba talaga siya? Siyempre naman. Di ba sabi ko, nasaktan yung tao. Pagkakataon mo na ito. Pero, yun eh kung maghihiwalay nga sila. Sigurado na yan. Di ba sabi ko nga, iniwan na siya ni Marichuy? At kahit yung babae pa ang nakipaghiwalay, alam kong hindi magtatagal at sasira si Juan Miguel. Dahil sinisiguro ko sa'yo, parang alam ko na yan. Magkakabalikan kami ni Juan Miguel. Sabi niya yun? Oo, lalakarin na raw niya yung diborsyo. Kung ganun, ituloy mo na yan. Kung papayag na ang lalaking yun, dapat bukas sa bukas, lakarin niyo na kagad ang diborsyo niyo. Mayita, sandali lang. Mayita, bumalik ka. Tinatawag kita, Mayita. Bakit mo ba ako tinatakbuhan? Hindi naman po. Sabihin mo sa akin. Wala po. Mayita, tignan mo ako. Tumingin ka sa mga mata ko. Bukas na? Oo. Bago pa magbago isip niya. Pero hindi ko alam kung paano gagawin. Ikaw, Adrian, di ba alam mo? Oo, ang abogado ng bahala sa lahat ng bagay. Siya na nangaharap para sa'yo. Pero saan ako kukuha ng pambayad? Ako nang bahala doon. Pero malaking halaga ang kailangan para sa mga ganito. Kahit magkano pa, wala sa akin yun. Pero saan ka kukuha ng pera? Basta ako nang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Nakakahiya sa'yo, Adrian. Siyempre, tutulungan ko rin kayo dyan. Kukuha ko ng dagdag na trabaho. Siguro naman sapat na yun. Harap na ako, abogado. Oo, sige, sige. Ano ka ba naman? Babalikan mo pa ba ang lalaking yun? Ano? Kasi hindi ko alam eh. Bakit ka nagdadalawang isip? Sabihin mo na sa akin. Susunduin kita bukas sa umaga para malakad natin ang diborsyo ninyo. Huwag ka na magdalawang isip, ha? Oo, tama ka. Sige, sunduin mo ako bukas ng umaga. Ano pang sinabi nila tungkol sa akin? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Si Mama po. Anong tungkol sa kanya? Gusto mo daw iwan si Mama sa gitna ng dagat. Para kahit kailan, hindi na siya makapalik sa atin. Para mapakasalan mo na si Marichuy. El doctor dice que no puede seguir tanto tiempo acostado, Vicente. Que la inmovilidad te puede traer malas consecuencias. ¿Qué más me puede traer? Puedo estar peor todavía. Te puede sobrevenir alguna complicación, Vicente. Mejor, papá. No digas eso. No angusties más a tu madre, por favor, hijo. ¿Por qué no me dejas tranquilo? Yo no quiero levantarme. No puedo caminar. Ni siquiera sostenerme. ¿Qué es lo que pretenden, hijo? Que me arrastren por el suelo. Hijo, tienes que reaccionar. Debes armarte de mucho valor. A otros les ha ocurrido lo mismo que a ti y se han rehabilitado totalmente. No voy a hacer ningún esfuerzo por rehabilitarme. Hijo. Lo que deben ustedes de hacer es sacarme de ese hospital si ya no me pueden hacer nada. Llévenme a mi estudio, déjenme tranquilo y solo. Hijo. No, por favor. Llévense eso de aquí. ¡Llévensela! Sinabi ba yan sa'yo ng lola mo? Hindi po. Sinabi po sa akin ni Mama. Anak, alam mo, hindi pwede yan. Alam natin na nasa langit ng Mama. Wala po sa langit ang Mama ko. Hindi pa siya patay. Nakita ko po siya at nakausap ko siya. Pakiusap, Mayita. At babalik siya. Babalik dito si Mama. At tatanungin ka niya kung bakit gusto mo siyang mamatay. Pangako ko, ikaw lamang ang
Kana, una sa lahat, hindi ko kailanman sinubukang patayin o saktan ng mama mo. At pangalawa, hindi ka dapat nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, Papa! Pero sabi mo, nakausap mong mama mo. Imposible yun! Sinabi niyo yun sa akin at yun po ang totoo! Si mama ang nakausap ko dahil nandito pa siya sa lupa! Pero ayaw niyong maniwala sa akin! Sinabi ba yan sa'yo ng lola mo? Hindi po alam ni lola! Hindi ko sinasabi sa kanya dahil ayaw ni mama na ipaalam sa kanya. Sa'yo ko lang daw pwedeng sabihin. Mayita. Ang sama niyo! Ang sama niyo! Mayita, pakiusap. Tigilan mo na to. Hindi na maganda to. Basta papa, ayaw ko na sa'yo. Hindi na kita mahal dahil masama kang tao. At paparusahan ka ng Diyos. Iiwan na kita. Aalis na ako. At kapag bumalik si mama, sasama na ako sa kanya. Sasama na ako kay mama. Mayita. Mayita, makinig ka sa'kin. Ayaw ko na sa inyo. Le dijo a Mayita. Ari, ¿qué locura alimentó ahora para ponerla contra mí? No le he dicho más de lo que usted sabe. En realidad, muy poco para lo mucho que yo no, sé. ¡No, mentira! Mentira le dijo que yo quería que su mamá desapareciera en el mar para que no regresara nunca. Que su mamá va a venir muy pronto a preguntarle por qué yo la quise matar. No sé de qué me habla. Nakinig ka, iha. Sasamantalahin kung wala dito si Adrian. Ngayon ako magtatapat. Nasabi ko na ang lahat kay Onelia. Anong lahat po yun? Ano pa eh, di yung ginawa ng manugang lang yun sa'yo. Ano? Bakit sinabi mo sa kanya yun, Aling Kande? Ano ngayon mangyayari kapag may pinagsabihan siya? Lalala lang ho ang lahat, lalong gugulo. Nakakainis naman ho kayo. Ay. Wala akong pake. Sa laki naman ang kasalanan ng lalaking yun, bagay lang sa kanya yun. Ang alam ko, pinasundo ko lang sa inyo si Buddy. Hindi ko sinabing ibahagin yun kahit kanino, Aling Kande. Diba? Eh, pinikon kasi ako nung Onelia na yun eh. Kaya hindi nyo na napigilan ang dila ninyo? Huwag mo na nga ako sigawan. Tama na yan. Makati ang dila ako eh. Eh, paano ba? Hindi ko napigilan. Tapos na yun. Mali ang ginawa nyo, Aling Kande. Kaya ngayon si Onelia, lalo niyang aawain si Juan Miguel. At nag-aalala ka pa sa kanya? Bakit? Le repito que no le he dicho a Mayita nada de lo que usted me está diciendo. Bueno, si no fue usted, ¿entonces quién? ¡No tengo la menor idea! Mayita insiste en que se lo dijo su mamá. Que la vio y platicó con ella. Pero usted y yo sabemos muy bien que Viviana está muerta. ¿Eh? Eso es lo que creemos nosotros. El cuerpo de mi hija nunca apareció. ¿Qué está insinuando ahora, Onelia? Que podría ser verdad que Mayita habló con su madre. Que Viviana esté bien. No le sigan metiendo ideas extrañas en la cabeza a mi hija, señor Onelia. No lo hago, doctor San Román. Quizá ella lo invente o lo sueñe, o como lo de su abuela Mariana, que dice platica con ella. Mayita es muy fantasiosa. Yo no soy capaz de hacerle daño a mi nieta. Como ahora sé que puede ser capaz usted de dañar a la gente. ¡Sinvergüenza! Esa señora Onelia tiene dos dedos de frente. No va a pregonar la desvergüenza de su yerno. ¿O sí? Pues no lo va a hacer porque es el padre de su nieta. Los trapos sucios se lavan en la casa. Es que tú no la conoces, hombre. Por molestar es capaz de cualquier cosa, Candé. ¿Ya quién puede moler al condenado ese? Pues que lo muela. Y tú, a brincar en una pata de la alegría. No creo que tenga que recordarte lo que ese infeliz te hizo. A mí no me tienes que recordar nada, Candé. ¿Eh? Porque yo lo tengo aquí adentro. Lo tengo aquí adentro clavado en el corazón como si me lo hubieran escrito con un cuchillo. Pero pues entonces que te valga sorbete. Que le arranquen la piel, la tiras. ¿Qué más te da? Eso es sinvergüenza. Cande, es que yo... Otra vez intentando descifrar sentido tiene hablar si mi voz la
confundas con el aire. Otra vez, caminando hasta encontrar, si el amor es un lugar que el destino me ha escondido por burlarse. Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está. Bakit nandito pa rin ang wheelchair na yan, Mama? Vicente! Ilabas niyo na yan, Mama! Pero ilabas niyo, sabi! Anak! Ilabas niyo na yan, ayoko yung makita! Pero anak! Naiintindihan niyo ba ako, Mama? Ayoko sabing makita yan! Pero anak! Ilabas niyo na yan! Pero makinig ka naman! Kailan din niyo ako mapapaupo sa silyang yan, naiintindihan niyo ba? Bayaan niyo na ako! Sige na, ako na bahala dito. Ayoko makita ang wheelchair na yan, Mama! Doktor, tayo na po sa labas! Doktor! Ayaw na pong mabuhay ni Vicente. Ang kapatid niyong si Rocio, pinadalan po siya ng sulat, nakikipaghiwalay na sa kanyang kapatid ninyo. Iniisip ni Vicente na umalis si Rocio sa ospital para kalimutan na siya. Dahil baldado na siya ngayon, Doktor. Hindi niya alam ang sinapit ng kapatid niyo, kaya silisisi niya ang sarili niya. Kakausapin ko siya. Pero Doktor, anong gagawin niyo? Sasabihin ko ang totoo. Lola Mariana! Lola, pakiusap, magpakita po kayo. Sige na po, Lola Mariana. Pakiusap po, Lola. Magpakita na po kayo. Bakit ka malungkot ulit, Mahita? Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa'yo? Nakita ko po ulit si Mama at nakausap ko po siya, Lola. Pero hindi naman yan dahilan para malungkot ka ng ganyan, Mahita. Ano ba talagang nangyari? Sabi niya mamamatay tao daw po ang papa ko. At sinubukan niyang lunurin si Mama sa dagat para mapakasalan niya si Marichuy. Naiintindihan niyo ba, Lola? Masama siya. Pumapati ng tao si Papa kahit ayaw niyong aminin yun. Sinabi mo ba sa Papa mo mga sinabi ng Mama? Oo, Lola. Dahil lang sabi ng Mama ko, kay Papa ko lang pwedeng sabihin. Panginoon ko, tulungan niyo po ang kawawag anak ko. Hindi mo dapat sinabi yun sa Papa mo, Mahita. Ilang beses ko nang sinabi, mabuti siyang tao at hindi niya magagawang manakit ng tao ng sadya. Lalong-lalo na yung pumatay ng kapwa. Kung ganun, bakit? Bakit po yun iniisip ni Mama? Hindi ko alam po anong gusto niyang mangyari. Pero sinisiguro ko na ang iyong papa, hindi niya magagawang manakit ang kahit sino. Kahit hindi naging magandang pagsasama niya. Kahit kailan na hindi niya nagawang saktan o sigawan man lang ang iyong mama. Masakit sa aking sabihin sa iyo to, mahal ko. Pero ang mama, hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Hindi yan totoo. Pinagtatanggol niyo lang siya dahil siya ang anak niyo. Hindi. Pero masama siyang tao. Salbahe siya. Sinubukan niyang patayin ang mama ko. Hindi. Masama hindi, siya. Hindi totoo yan. Hindi, totoo yun. Hindi. Gusto niya mamatay si Mama. Sinubukan niyang patayin si Mama. Tumingin ka sa akin, Vicente. Pwede ba? Iwan mo na ako. Hindi ko pwedeng gawin yan. Kahit kailan, hindi ko gagamitin ang wheelchair na yan. Vicente, kailangan gamitin mo yan. Kung hindi, itatali mo lang ang sarili mo sa kama. Gusto mo bang maging inutil? Pero isa na naman akong inutil. Hindi na ako makakalakad. Hindi, mangyayari lang ang sinasabi mo kung hindi ka lalaban. Bakit pa ako lalaban? Iniwan na ako ni Rocio dahil sa akong imbalido. Hindi, hindi totoo yan. Umalis na siya ng ospital, di ba? Nagpadala lang siya ng sulat para makipaghiwalay. Hindi niya ako dinalaw. Vicente, nandito pa si Rocio sa ospital. Vicente, nandun siya sa sarili niya kwarto at magtatagal pa siya ron. Pero bakit? Bakit siya nakipaghiwalay sa'yo? Dahil matapos yung aksidente,
Nasira ng gusto ang mukha ni Rosh. Sabihin niyo, hindi yan totoo. Dormirte, mi reina. Y cuando te hayas calmado, te llevaré a tu cuarto para acostarte en tu cama. Te prometo que no me separaré de ti en toda la noche. Estaré velando tu sueño para alejar las pesadillas. Duérmete, mi amor. Trata de dormirte. Trata de dormirte. Palomita pinta de mi corazón. La, 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 la. Y dijo que no quería nada contigo para ahorrarte el momento desagradable de que la vieras como está. ¿Por eso lo hizo? Por supuesto que sí. Es más, no sabe que estás inválido. Vicente, sería muy triste que además de lo que ya han perdido, también perdieran su amor. Es lo único que les queda, Vicente. Lo demás, desgraciadamente, se perdió en ese accidente. Y en medio de las ruinas que han hecho con sus vidas, solo permanece intacto el amor que se tienen. Ojalá eso no muera también. Ojalá que no. Alisin ang sakit na nararamdaman mo eh. Mawawala siguro ang sakit sa katagalan, no? Kung ganon, sana tumakbo na ang panahon. Para sumaya ka na. Ay. Huwag naman sana yung asawa mo. Nako, sana nga hindi. Ay, malalaman ko. Diyan ka lang. Nandiyan ba si Marichu? Eh, oo, nandito siya. Pwede ba siya makausap? Tungkol saan? Pinapupunta po ako dito ni Mr. Adrian Gonzalez. Ako po si Mr. Carillo, isang attorney. Narito ako para sa isang diborsyo. Sige po, sandali lang ha. Iha. Nandiyan na yung abogadong kinausap ni Adrian tungkol sa diborsyo mo doon sa asawa mo. Anong gagawin natin? Ito ang mga dapat niyong abangan. Nagdadalawang isip ka ba? Pakiramdam ko kailangan ko muna kausapin si Father Anselmo. Teka, nasalubong mo ba yung karibal ko sa pag-ibig? Alam mo na, yung pinsan mong doktor. Hindi, pero hindi mo na siya karibal. Kahit na bagong kasal pa lang sila ni Marichoy, balita ako naghahanda na daw silang maghiwalay. Represent sa asawa ni kay Mrs. Maria de Jesus. Nandito ako para pag-usapan ng tungkol sa diborsyo. Makatutukan ang mga tumitinding tagpo sa Maria de Jesus.
Thank you.